Bilang pagdiriwang sa 119th na araw ng kalayaan ng Pilipinas, idinaos nitong Hunyo 18 sa Daiichi Electronics Compound sa Shanghai ang Fiesta Pinoy. Ang pista ay inorganisa ng Konsulado ng Pilipinas kasama ng Filipino community sa Shanghai at mga kumpanyang Pilipino sa China. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang mga opisyal Chino at diplomata mula sa ASEAN consulates sa Shanghai. Ang pagdiriwang namin dito, kinonsif namin together with the community in Europa. Kasi this will be the first time na talagang bubongga tayo. And this is the first time na talagang we invited ang mga government officials ng China within my jurisdiction. Since this is the first time, we invited Filipinos all the way from Anhui, Hubei, Yangsu, Zhejiang, and yung malahat ng Pilipinos within our jurisdiction. And Shanghai, of course. And I think we have a good number of attendees ngayon. Ngayong taon, may samot-saring gimmick. Kabilang dito, ang Santa Cruzan. Para maiba, mga tsikiting ang nagprosesyon. Napakagara ng mga kasuotan ng iba't ibang reyna at kanilang mga konsorte. Kapag pista, di pwedeng mawala ang pagkain, kaya tampok ang piling mga pagkain Pinoy. Para maalis ang pagka-homesick ng mga OFWs at mawala ang stress dala ng kakakayod, may sayawan din salamat sa mga bandang miyembro ng Philippine Musicians Association of Shanghai. Matapos ang matagumpay na pistang Pinoy, marami pang hain na proyekto ang Konsulado ng Pilipinas sa Shanghai para isulong ang mabuting ugnayan ng Pilipinas at China. Buhat ng October 2016, sunod-sunod na activity namin dito. People-to-people exchanges. In fact, this coming July, we're bringing government officials from Hangzhou, Shanghai, and Suzhou sa Pilipinas. These are para sa tourism. And they have agreed and they have decided to participate. That's the people-to-people exchange. Meron din kami pinaplano dito na food festival. But yung food festival natin would be schools, may estudyante. And they will, food festival presentation gagawin sa mga school namin. Meron din kami dito ngayon ginagawa ng roadshow sa tourism. And then finally, meron tayong pinapagat na fashion show ng bench. Meron din tayong other activities. So, ngayon, yung huling nangyari sa JRU, nagpunta rito, nagkaroon ng sister universities, yung Tong University, sa Ningbo, and the others. Ang San Beda Rizal Technological University ay in the pipeline. Diyan din ginagawa ng sister city arrangements together in Shanghai, Hangzhou, Suzhou, and marami po iba. Nasa magandang panahon na tayo yun. Sabi ko nga kanina, pivotal moment doon sa milestone ng relasyon natin. We have to project a good image natin dito while we're taking advantage of the good climate ng presence natin dito. The good relations between the Philippines and China. When we take advantage of that, we make sure na ang pagpakita natin sa kanila, ang pagka-Pilipino natin, ay yung tama at maganda.